Class, so ito na po ang topic po natin ngayon ay voltage divider bias. Okay? So ang voltage divider bias, ito yung circuit natin. So given, VCC equals to 12 volts. Class, nakikita nyo dyan. 12 volts yung VCC. Yung gain natin, class, is 300. Tapos meron tayo rito ng RC, RE, tapos ito yung R1, and R2. So ganito yan, class. Yung input natin dito nakalagay dyan. Dito yung input, dito ba na sa base? Okay? So dito papasok sa base. Tapos yung output natin, dito ba na sa may collector or minsan dito sa baba ng emitter? Okay? So, pero karamihan nandito sa may collector banda. Nandito yung output. So sabihin natin, pagpasok niya, ganito lang siya. Millivolts, halimbawa, 5 millivolts yung input, yung output niya is tataas din siya. Tataas yung class, magiging, halimbawa, sabihin natin, 10 volts. Halimbawa, 10 volts. Okay? So, 10 volts na AC. For AC yan, malakas na yung class. Okay? Sabihin natin ganyan. Or, yung output is nasa 5 volts din. Ah, mga ganyan. Okay? So, ganito yung class. Meron tayo rito, ano tawag dito? Voltage, dyan sa ano nyo, voltage divider bias circuit. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, dito tayo, dito naman tayo, ha? Dito tayo, banda. Again, ito yung loop 1. Yung loop 1, ito, sundan lang natin, ha? Yung loop 1, ayan. Tapos, pag ganito. Yan po yung loop 1. Yung loop 1. Okay? So sa loop 1, dito tayo ha, sa baba, loop 1. Sa loop 1, okay, pahala muna natin. Sa loop 1, hanap tayo papel. Excuse sir, pa-accept ko na riba sir. Okay. Okay, sa loop 1, tingnan nyo yung loop 1 natin. Yung loop 1, ano yung loop 1 dyan? Dito. So loop 1 natin is ganito. Okay? So loop 1, dito tayo sa loop 1. Ayan. Igilid muna natin. Okay? Igilid lang natin. Ayan, nakikita nyo ba? Oh. Sa loop 1, meron tayong tingnan niya lang dyan. Yung loop 1 is, meron tayong VCC. Okay? B, yun na, B, VCC, dito banda, VCC, tapos, pagdating dito banda, meron tayong R2. Ayun o, yung R1 tsaka R2 is, nag-ano sila? Yung R1 tsaka R2 nag-alin? Nakaano sila? Yung R1 tsaka R2 nag-alin? Series. Eh. Hindi yan series. Hindi yan naka-series. Naka-alin? 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 Naka-paralel. So, ibig sabihin, meron tayong BTH. Solvin mo natin ang BTH. Yung BTH natin, o voltage divider, yung BTH natin is, yung BTH natin ay BCC, ayun na, nandiyan din niya sa module, BCC times R2 over R1 plus R2. So, hindi, pwede kasi yung voltage drop, itong BCC, magbabago na yan. So, magiging yung BCC natin magiging BTH. Okay? So, ano yung BTH? Solve nyo nyo yung BTH. BTH is equals to 12 volts times 4.7 kilo ohms divided by 10 kilo ohms plus 4.7 kilo ohms. So, ano sagot class? BTH equals to, ano sagot? Class, ano sagot? Ano sagot? Solve nyo na. Class, ano yung sagot? Ano sagot dyan?
Ano sagot dyan? No, ano sagot dito? Solve nyo na class, solve nyo na. I-solve nyo na class. Nandiyan kasi may 7. Ano kasi? 7.75, sir. Ano sagot? 11. 11? 2 decimal place value. Anong cut-over nga ng sir? 10 round? Labo abe. Daya ho? Oh, sir. 10 kilo o? Kilo ron. Kamo, mag-solve ka muna kasi may inyo para kayo ano eh. O, Santa Maria, ano sagot? Santa Maria, ano sagot? Three point 837, sir. Yung voltahe, BTH? 3.837. 837 volts. Ayan ang BTH, ha? Tapos, dito, meron tayong tinatawag na RTH. Yung RTH naman is 10 kilo ohms, yung parallel nila, times 4.7 divided by 10 kilo ohms plus 4.7 kilo ohms. Ano sagot sa RTH? 3.197, sir. 3.197. O, 3.19 kilo ohms. Kilo ohms. Ayan siya. So, ibig sabihin niya yung class, magbabago ngayon yan. Magbabago ngayon ito. Okay? So, itong dumadaan na ito, ito muna, magbabago ngayon. So, ibig sabihin, magiging, hindi na yan siya BCC. Magiging BTH minus yung current dito na dumadaan. Ito, dumadaan sa base. Yung current na dumadaan sa base is IB. So, magiging IB times yung RTH natin. Minus, ito uli, dito meron tayong voltage barrier dito na BBE. Okay? Dito banda, oh, nandito yung BBE. Okay? So, BBE nandyan. So, minus BBE. Minus, paglabas na rito, paglabas niya rito, ano yan? Magiging IE times RE equals to zero. Okay? So, ano na yung sagot dyan, class? So, solve na natin. Subalit, the top one, IE is equals to IC plus IB. Okay? Tama? Tama? Yes, sir. But IC is equals to beta IB. Okay? So, substitute na natin dito lahat. Naintindihan na. So, magiging beta IB plus IB. Yun na yung IE. So, palitan na natin. BTH minus IB RTH. Yung pinagbago lang RTH dito tsaka BTH. BBE minus, eto na, beta IB plus IB, you know? Beta IB plus IB times RE equals to zero. Ayan na, class. So, ang gagawin na natin dyan, substitute na natin. Yung BTH, ano yung BTH? 3.837. Minus, ano yung IB? Walang IB. Oh. Ano yung muna natin? Ayusin muna natin, ha? Ayusin muna natin. Hanapin muna natin yung IB rito, ha? Palabas natin yung IB. So, ibig sabihin, IB is equals to BTH minus BBE divided by itong mga IB na to. Oh, IB. So, magiging RTH plus beta plus 1 times RE. Okay? So, ito na yung formula natin. Class. Nasusundan. Nasusundan, class. So, therefore, IB is equals to
3.837 minus 0.7 volts, yung BBE natin. Divided by, ano yung RTH? 3.19 kilo ohms. Plus, itong beta, ano yung beta? 300. So, 301 times, ano ito? Ano yung RE? Yung RE is 470 ohms. O, ayan, solve nyo na. Solve nyo na yung IB. Ano yung IB? Ano yung IB? Times 301 plus 3.19 times 1,000. Oh. 144,660. Magiging? So magiging ano ito? 2.164 raised times 10 raised to negative 5, sir. Divided by 144,660. So IB is equals to, ano sagot? Ano sagot? 3.837. 2.217. Divided by 144,660. Oh. Tama? Ilipat sa kabila, ilipat itong point na to. Ilipat itong point na to magiging 21.6853 microamperes. Yan, yan sagot nyo? 21? Yes, sir. Oh, yan. IB. Okay. Next, solve natin yung, nasolve natin yung IB. So, solve natin yung IC. Solve natin yung IC, ha? IC is equals to beta IB. So, ang IC natin is equals to, multiply lang natin ito. Multiply lang natin yan. Multiply lang natin ito na 300. Okay? Times 300. Ito na sagot. Ito na sagot. 300 sa magiging, ilipat ng 0, magiging 6.51. Ha? 51. Ano, Len? 6.505, sir. O, 6.5 milliamperes. Ayan siya yung IC natin. 6.5 milliamperes. Okay? So, 6.5 milliamperes. The next, parang nasa off condition ito ah. Kasi mababa oh. Ang IC mababa. 6.5 milliamperes lang siya. The next, solve natin dito sa kabila. Solve naman tayo sa kabila. Ano yung solve natin? Yung BCE sa kabila. Yung BCE naman sa kabila, ito, dadaan dito, ha? Loop 2 na tayo sa loop 2. Ito yung loop 2. Dito dadaan. Ayan, dire-diretso, papuntalaan. Diyan. So, loop 2 naman po yan. Yung loop 2, ano yung loop 2? O, dito tayo. Yung loop 2 is BCC minus ICRC minus BCE, yung BCE dito. Yung BCE niya yan, dito yung BCE. BCE naman yan. Dito sa kabila, BBE. Dito sa kabila, BCE. Okay?
So BCE minus IERC equals to 0. O yan. So dito, hanapin natin yung BCE. BCE is equals to BCC minus ICRC minus IERRE. Okay, E, ito E. Okay, saan ang sagot? BCE is equals to, ano yung BCC natin? 12 volts minus, ano yung IC natin? Yung IC natin is 6.5 milliamperes times RC. Ano yung RC? 1 kilo ohms. 1 kilo ohms. Minus, ano yung IE natin? Ano yung IE? IE natin is, ano yung IE natin? 6.5 milli plus 21 point, ilan kanina? Yung IE? Yung IB, ano yung IB? 21.68 microamperes. Ayan. 21.68 microamperes times RE. Ano yung RE? 470 ohms. 470. So, anong sagot dito? Anong sagot na? BCE is equals to? Ano na yung sagot? So, yun na yan. Ano yung sagot? Ano na yung sagot? 2.435, sir. 2.435 volts. Okay? So, yun po yung BCE. Now, ganito yan. Yung sa pinakita natin sa inyo. Oh, discuss na natin. Nandyan sa inyong ano? GC. Nandyan sa inyong GC. Saan na yan? Andi yan. Ito. Ito siya. So, BCE natin. BCE natin is nandito. Oh, i-plot natin ha. Plot natin ganyan. Ganyan. 10. Ito yung BCE. Tapos ito yung IC. Okay? So IC yan. Yung BCE natin, halimbawa, 1, 2, 3. Ito yung BCE natin. Ito yung 2.435 volts. Tapos dito, halimbawa, i-plot natin. Ito yung plot natin, oh. Ito, hanapin natin ito, ha? Hanapin natin ito. Yung IC is equals to BCC over, ayun na, tingnan nyo dyan, BCC over, ano yan? R, ano yan? RL, RC. Yung load o ano? RL. Yung RL daw. So, saan yung RL dito? Yung RL na yan, class. No? RL nakalagay, ha? RL. RL, ha? Ano yung RL? Ano yung RL? RL kasi wala namang ano, nakita nyo? RL. Class, nakita nyo RL? Close.
RL, di ba? Ano yung RL? So RL, sabihin natin RL, yung load resistance natin is 10 ohms o 8 ohms. So magiging 12 volts divided by 8 ohms. Ano yung IC natin? Ano value ng IC? Class, sulit nyo na. 1.5, sir. To, ano? 1.5 amperes. Oh, 1.5 dito. So, ibig sabihin 1.5 dito. Tapos dito naman, yung RL kasi na yan, ha? RL is yung load na, ano yung load dito? Load na, alin yan? Speaker, speaker na yan sa labas. Load resistance. Naintindihan? So, VCC over RL, yun yung pinaka-IC mo. Tapos dito sa kabila, ano dito sa baba? Ano dito sa baba? Sa baba? When BCE, when IC is 0, BCE equals to BCC. So dapat dito is 12 volts din. Dito ay 12 volts. Ha? 12 volts dito. So, alam mo, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta ganyan. So dito yan. BCC. BCE. 12 volts din. O 12 volts din yan. So ibig sabihin, ganyan yung plot natin. Ganyan yung plot. Ganyan yung plotting natin. Ayan. Diba? Ganyan yung plotting natin. Nandito siya. Tapos, ito daw ay 1.5 ito. 1.5 amperes. Yung kalahati ng 1.5 is 0.75 amperes. Tama. Kalahati niyan. Ano yung kalahati na 0.75? 0. Ano kalahati na tingin nyo na? Atin nyo na, class. 0.375, sir. 0.375, sir. 375. Ampere. So dito siya banda, oh. Kasi nasaan saan lang tayo. Ano yung ano natin? Ano yung IC natin? IC natin is 6 milliamperes. Tumababa. No, tingnan natin ulit. Parang nasa off condition din ito. Ah. O tama, oh. Nasolve natin. Oh. Ito, oh. Dito banda, oh. Nasolve natin. Na-solve natin ito. May boltahe. O. Oh. Mali yung... Ah, hindi. Mali siguro. Baka 1. Yung R... Yung ano natin. Ito. Oh. Emily kasi. Emily daw eh. Hindi to. RC ito. RC ito. So 12 divided by 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo ohms dito. 12 divided by 1 kilo ohms. Ano yung sagot? 0.012, sir. 12 divided by 1,000. Oh. 1, 2, 3. So ibig sabihin dito is, mali ito, mali. Ito is... 12 ba na to? Milliamperes. So kalahati niyan is 6 milliamperes. 6 milliamperes. Di kalahati niyan is 3 milliamperes. Tapos dito tayo banda. Ngek. Nandyan, oh. Nandito banda tayo. Nandyan. Tapos ito yung bultahin natin. Oh. At least nandito tayo. Oh. At least nandito banda tayo. Kasi ito, yung, ito po ay, ano ito? 2 point, ano yan? Yung IC natin kanina, 2 point. Yung IC natin kanina, 2 point. 2 point. 6 point. Ito pala tayo, 6.5. Oh. Nandito tayo ba na sa taas? 6.5. Ayan. Ayan, dito tayo. 6.5 milliamperes yung IC natin. Oh. Saan? So, therefore, ano na?
So therefore, nasa anong region tayo? Therefore, the transistor is in active region siya. So ibig sabihin class, gagana po ito. Gagana kasi ito, nasa active region tayo. Dito tayo sa active region. Active ito. Ito dito sa baba, ito yung cut-off. Cut-off ito. Tapos dito ba na sa kabila? Dito ba sa kabila? Ano ito? Sa kabila? Saturation. Saturation dyan. Nasusundan class, naintindihan? Class, naintindihan? So ibig sabihin, nasa active region tayo. Okay? Class, so I hope you understand the discussion through this video and God bless us all. Okay?